What's up sa aming kapo naming ka-inspirasyon na ako si Binibini Jessica at ako ang admin ng Inspirasyon PH. At ngayon ako ay nagagalak ibahagi sa inyo ang dalawang taong ikakwento nila ang kanilang buhay musika. Una, siya ay life coach, songwriter, singer mula sa bandang Ardent House. Siya ay si Ginoong AB Albania. Pangalawa, siya ay life coach din, singer mula sa bandang Ardent House. Siya ay si Binibining Patricia May Espino. Start akong kumanta noong around 5 to 7 years old ako. And naalala ko noon, binilan ako nila mama at papa ng cassette tape ng parang Christian kids music album. So naalala ko pa nga yung main character dun sa song, si Mr. Donut Man. So naalala ko, halos araw-araw ko yung pinatutugtog. Side A, papakinggan ko lahat. Side B, papakinggan ko. Tapos bukas ulit. Ganun siya hanggang sa kabisado ko na yung lahat ng lyrics, sinasabayan ko siya. Like, all throughout na nagpe-play yung cassette tape, sinasabayan ko siya. So, yun naalala ko. Nagsimula ko kumanta nung 10 years old ako. Wala lang, sa bahay lang. Yung mga una kong kinakanta noon, mga kanta sa church. Na-release sa papa ko kasi worship leader siya sa church namin. Ayun, parang nag-join ako ng org sa Lasal Dasma. So, nakapag-perform na rin ako in front of different colleges sa loob ng school. And then eventually, sumasama din sa wedding gigs, sa band gigs, ganyan. And then also, naging part din ng independent Christian band. So, ayun, exposed din sa mas maraming klase ng tao, sa crowd. And then, yun. Eventually, parang na-realize ko, oy, meron talaga akong gift, so why not? Let's use it to minister to people in a wider reach. Kapag merong mga choir sa school, sumasabi ko, tapos nag-start ako mag-volunteer sa ministry mga around 12 years old. Pero yung consistent, 13 years. Bayan ng pag-ilan. Mangilan-ngilan sa amin nanggaling na sa ibang banda. At meron kaming kanya-kanyang exposure or like musical preferences sa isang song. So, I think it's a good kind of challenge din na kasi nababalance yung types of music or yung inputs into creating something na mas acceptable sa maraming types of listeners. And maganda siya kasi nakakabuo ka ng parang original na Ardent House. Yun ang maganda naman sa kanya. Isa sa mga naging challenge sa akin nung nag-guess akong maging part ng Ardent House, yung mga ganyan. Hindi. Yung schedule talaga. Kasi bukod sa Ardent House, syempre on a normal day, on a normal weekday, meron akong work. So, yun. Nagkaroon ako ng time blocks na kapag ito yung oras, yung priority ko work, then kapag dating ng certain time na pinumit ko for Ardent House,
Yun na yung priority. So, we in Ardent House, we try to prioritize pa rin yung mga mas mahalaga, like yung family, yung trabaho, tapos at yung relationships, yan, definitely yung mga relationships, una yan. To produce music na ini-include si God sa day-to-day life ng mga tao, so they could listen to music when they're happy, when they're sad, when they want to be encouraged, and you know, all that positive music na pwede lang pakinggan. And syempre, dapat si God nandun sa music namin yun. So yun ang gusto mong gawin ng Ardent House. To help other people acknowledge who they are in Christ, and to help them acknowledge their feelings and just be vulnerable through music. And also yung purpose na you know, gamitin yung music eventually to lead people to Jesus. Yun yung ultimate goal for me. You set your priorities. Since we're giving advice to students, so ang priority nila ngayon ay yung pag-aaral nila. Kaya if that's your priority right now and you're doing music, you're also part of a band, I really encourage you to prioritize your studies first. Mag-prioritize ka ng maayos. Maganda rin tong avenue para matuto kang mag-balance ng mga bagay-bagay. So, may mga times din dadating na, oops, magkakasabay yung studies at saka banda. Ano unahin ko? So, pag dumating yung time na nagkasabay, ayan, may banda ka at may exam. Siyempre, ano unahin mo? Banda. Hindi, joke lang. Makakasira sa pag-aaral mo yan. Pero seryoso, pag nagkakasabay ng ganun, syempre unahin mo yung pag-aaral. Kung time mo na mag-aral, mag-aral ka. Huwag muna yung pagbabanda. Mag-ano ka pag tapos na exam. So at least, di ba, you were able to prepare ng solid. Well, una, kung gusto nyong mag-person ng music, dahil hindi naman mawawala sa mga performer yung nasa nakikita ka lagi sa stage, humility is toxic. Don't think too highly of yourself. You're parang God gave you this talent not to brag about it, but to use it to be a good steward of it. So ayun, your talent is not, ay parang hindi ka talented sa music dahil sobrang galing mo. You're talented because God gave you that gift. And if you really want to pursue music in the future at gusto nyong mag-commit na ito talaga yung gusto kong gawin, being a good steward also means that you have to improve your talent. You have to find ways to improve your talent, to grow it, to enhance it. Na yun, alam nyo yun, parang a year after today, ano na yung mga bago mong natutunan? Ano na yung mga bago mong skill? And also, ano yung mga skill that you can share to others as well na gusto mag-pursue ng music? Ayun. Ayan, so sana na-inspire kayo sa mga kwento namin. And just always remember that God gave us these talents to be used to serve others for His glory. And nga pala, don't forget to follow us on our social media accounts. So follow nyo kami dyan. Kasi malapit nang lumabas ang aming first single, first original. At ang tawag dun ay Battle Cry. So stay tuned. And as we end, here's our cover of Hillsong United's Wonder. Enjoy!
Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light, have you ever seen the wonder in the air of second light? Having come out of the waters with the old one left behind, if you have so said, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in life, bursting living color, I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in the air of second light? Having come out of the waters with the old one left behind, if you have so said, Arden House, napakagandang awitin na binahagi niyo sa amin. At marami ding salamat din ng AB Albania, Binibining Patricia Mi Espino, sa napakagandang istorya na binahagi niya sa amin. At syempre, maraming marami ding salamat sa aming kapwa namin ka-inspirasyon sa oras ng inyong pagdod. Maraming salamat!